ho ang mga isyong kinaharap ng Commission on Human Rights sa mga nakaraang linggo. Sinisiyasat na ng CHR ang pagkamatay ng kadete na si George Carl Magsayo sa Philippine National Police Academy dahil umano sa pambubugbog na natamo nito mula sa kanyang upperclassman. Muling pinaalala ng komisyon na hindi dapat maulit pa ang mga insidente ng karahasan sa loob ng isang institusyon na dapat na kumalinga at humulma sa mga kabataan at mga susunod na lider. Kinilala din ng komisyon ang aksyon ni PNP Chief General Guillermo Eleazar para sa mabilis na investigasyon at mga hakbang para hindi na maulit pa ang ganitong pangyayari. Kinundi na rin ng CHR ang pagtapon ng granada sa bahay ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Bagamat walang nasugatan, lubos na nakababahala ang ganitong uri ng insidente na lumalabag sa seguridad ng mga individual sa loob ng kanilang pamamahay. Kaisa ang CHR sa pagtiyak ng hustisya laban sa mga ganitong uri ng pananakot. Iniimbestigahan na rin ng CHR ang mga hinaing ng kilisang magbubukid ng Pilipinas at Northern Samar Small Farmers Association laban sa 803rd Infantry Brigade and 43rd Infantry Battalion. Kabilang dito ang alegasyon ng pagbobomba, aerial shelling at pursaang pagpapasurrender ng mga magsasaka. Alinsunod sa mandato ng CHR na protektahan ang kapakanan ng mga vulnerabling grupo, kabilang ang mga magsasaka, patuloy rin na minomonitor ang mga ganitong issue na makakaapekto sa kanilang dignidad. Lubos rin na ikinabahala ng komisyon ang ulat na pinaglakad ng mga tanod ng hubot-hubad ang mga menor de edad sa 13 Matires, Cavite bilang parusa sa paglangoy ng mga ito sa ilog. Ipinaalala ng CHR na hindi angkop ang malupit at di makataong pagtrato sa mga kabataan. Iniimbestigahan na ng CHR Region 4A ang pangyayari. Nakiisa rin ng CHR sa paggunita ng ilang mga selebrasyon na nagtataguyod sa karapatang pantao ng lahat. Noong 25 ng Setyembre, ginunita ang Palimbang Massacre bilang pagkilala sa dinanas na pagdurusa ng mga biktima at ng kanilang pamilya noong panahon ng batas militar. Ipinagdiriwang din ng komisyon ang International Day of Older Persons at Elderly Filipino Week na may temang Digital Equity for All Ages at mahalaga sina lolo at lola sa panahon ng pandemya. Sa lahat ng pagkakataon, paalala ng CHR na ang karapatang pantao ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya naman, ang paggalang sa karapatan at dignidad ng lahat ay walang pinipiling oras, araw o sitwasyon. Para sa pinakabagong impormasyon ukol sa karapatang pantao, bisitahin o i-message ang CHR social media accounts sa Facebook, Twitter, TikTok at Instagram. I-type lamang ang @chrgovph o ang aming website sa chr.gov.ph.